Sagittarius, hello! Alamin natin, ano ba itong mga iniisip or nararamdaman nitong person na to? Current man yan or past person? Bahala na po kayong mag-connect-connect kung ano yung nagre-relate para sa inyo. At kung hindi naman nakaka-relate, no, maaaring hindi siguro talaga para sa inyo itong reading na ito. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs, cross watchers, welcome din. Kung bago po kayo, please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Pagdating sa mga personal reading services naman, basahin nyo yung instructions, yung details na kalagay sa description nitong video kung paano mag-book or mag-inquire about personal readings. Shoutout sa ating mga YouTube channel members at yung mga nag-avail ng subscription sa ating FB page, pati na rin yung mga nag-a-avail ng mga personal readings natin. Maraming salamat. I lost myself before. Ano ba yan? Naligaw daw niya yung sarili niya before, Sagittarius. Ano ba yan? Naging magulo. Naging magulo ang isip na itong person na ito. At, or hindi niya ba talaga alam ano ba talaga ang gusto niya? Hindi siya sure sa naging ano niya, sa nararamdaman niya. I'm striving to be a better version of myself. Mabuti naman, 'di ba? Siya yung magulo eh. Siya yung naging magulo sa inyo. Pati ikaw tuloy nadadamay. Pero ayan oh, gusto ka naman niyang makasama. Magulo tong isip na tong person na to. Pwedeng pabago-bago or hindi talaga siya sure. Okay? I know we have crossed the line. So ayan. Alam niya na kung ano man what you had is special, no? Special para sa kanya yan. I wish for a different result. Huh? Okay, so ano, may mga ano, hindi ko alam kung may mga failures. Bakit wini-wish niya sana iba na lang yung naging outcome. Pwedeng may mga pinagsisisihan to or pwedeng may mga pagkakamali siya na gusto niyang i-correct. Maliwanag naman kasi sabi niya dito, oh, striving to be a better version of myself. Pwedeng nagbabago na tong person na to kung siya man yung naging problema dito. Kung siya man yung unsure, kung siya man yung magulo yung isip, tinatry niya maging better. So mukhang may mga ano nga to, may mga pagkakamali. Or pwedeng na ano kanya eh, yung na-disappoint kanya. Kumbaga this person felt na siya ay failure para sa iyo as a jowa or as an asawa, as a partner. Ayan o. Oh. I hope that someday you will forgive me. So hindi ko alam kung naaantig ka pa dyan, Sagittarius. Pero yung mga pinag-uusapan naman kasi natin dito kung ano yung nilalaman ng isip niya or yung mga gusto niya sanang sabihin sa iyo. Ayan o. So, sana daw balang araw patawad mo siya, pero right now, this person is working on himself na pinipilit niyang magbago. Okay? So, bahala na po kayo mag-connect-connect, ha? Hindi ko alam kung past person energy yan o current person energy. I appreciate the wisdom I gained from this experience. So, yan. Nag-matured na siya. Natuto ng leksyon itong person na to. Hindi ko alam at what cost. Ano ba yung nangyari bago niya pa natutunan yung leksyon na yan. Bago niya na-realize yung mga dapat niyang ma-realize. Pero ang importante dyan is
in-acknowledge niya yung mga mali niya, yung diferensya niya sa Sagittarius. And at least kahit papano, this person is making an effort na baguhin, ayusin yung sarili niya, no? Yun pa lang, it's a sign na ano eh, in-acknowledge niya na yung kanyang ano eh, mga diferensya or naging kasalanan or mali. Kaysa naman wala, di ba? At least hindi siya ano eh, yung kumbaga nakita mo doon kung naging ma-pride man siya nung una, at least medyo lumambot na yung pride niya. Kasi ina-accept niya yung mali niya and tinatry niyang ayusin yung sarili niya. I wonder if you're enjoying life more without me. Ah, okay. So mukhang wala na. Mukhang hindi na kayo together. So parang hanggang wonder na lang itong person na to. Naiisip niya na yung ano, yung nagawa niya. Pero hindi na nga kayo together. So iniisip niya kung happy ka ba? Ngayon, nawala na siya sa buhay mo. O yun, basta nagkakaroon siya ng mga ano, nai-imagine na lang niya yung mga eksena. Kung kamusta na ka na ngayon, kung naiisip mo rin ba siya, kung kamusta na yung buhay mo ngayon, kung masaya ka ba, na wala na siya sa buhay mo. So yun, nagre-repent naman siya and this person feels sorry kung ano man yung kasalanang ginawa niya sa'yo. Ayan. Na hindi siya naging honest. Okay? So yan, kumbaga itong person na to, tinatry niya ng magbago. Ayusin, i-correct yung pagkakamali. For sure, pinagsisihan niya yan. Kasi nga, may malaking, ano siya eh, may malaking lesson na yan, no? Nagdulot ng malaking lesson sa kanya yan. Ano pa? Kumbaga, ando na lang yung pagsisisi niya na sana, ano, iba na lang yung naging outcome ng mga bagay-bagay. Kumbaga, regret, atonement, yan. Yeah. Regret, atonement, yung napipick up nating energy dito from this person. Ah, separation nga. Ayun na, oo nga. Lumitaw naman na kasi dito eh. Ayan o. I wonder if you're enjoying life more without me. So, hindi na nga kayo together. Naghiwalay na. Pero ah, kung halimbawa may mga current jowa kayo, kasi sinasabi dito oh, time apart from your partner is on the horizon. No, iba naman yan. Para yan dun sa mga may current na jowa. Halimbawa, kung nandito pa lang kayo sa proseso na yan, nangyayari pa lang yan. No, pwedeng ang tinutumbok nito is iwalayan din. Kung nangyayari pa lang ngayon ito. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Meron sinasabi about divine timing.
kumbaga what's meant to be will happen doon sa takdang panahon na yun. So, i-trust mo lang yung process, trust the divine timing, dating dito sa love life po. Forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. So, it's up to you, Sagittarius, whether if you're going to forgive this person or hindi. Kung willing ka bang mag-forgive and release na lang, ayan. Kasi parang ano nga eh, nakikita ko naman, nagre-repent siya. Na-realize niya yung mali niya. Nagsisisi siya sa ginawa niya. Okay, so ngayon, you are stronger and more independent. Na hindi mo na, alam mo yun, hindi ka na masyadong nagre-rely or paano ba? Hindi ka na nagre-rely all, ano ba yun, 100% sa partner mo, sa jowa mo. Kasi nga siguro, ano eh, natuto ka rin ng leksyon, no? Kumbaga, nag-set ka na rin ng mga ano, ng mga limitations mo pagdating sa mga ganyan. And you've learned how to ano na rin eh, para paano mo mahalin yung sarili mo, no? Ano mo protektahan yung sarili mo from a toxic partner or relationship. Different paths, no? You are not on the same page with this with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. So this is separation ito. Sabi dito kung sino man itong person na nasa isip mo right now, Sagittarius, parang hindi kayo pareho ng gustong mangyari or pwedeng magkaiba yung nararamdaman ninyo. Magkaiba yung iniisip ninyo nitong person na to. Sa liwa, opposites. Kumbaga, the feeling is not mutual. Kung yun ang gusto mong malaman. Kumbaga, it's talagang parang maghiwalay at maghiwalay kayo ng landas niya person na yun. Ngayon, no, put yourself first. So this time, ang payo sa'yo ng card is mahalin mo muna yung sarili mo. Mag-focus ka na lang muna sa sarili mo, Sagittarius. Ayan, no? Take your power back, tapos put yourself first. Ikaw dapat ang may control. Mag-gain ng control, not the other way around na parang isinurrender mo 100% yung sarili mo doon sa partner mo, sa jowa mo, nawalan ka na ng control sa buhay mo, sa sarili mo. So, ayan. Take your power back and then put your love first. Mahalin mo muna yung sarili mo. Ayan. Letting go. Maybe it's time talaga to let go. Kung nangyayari pa lang to, Sagittarius. Pero kung tapos na, ayan, pwedeng this is you na na-let go mo na yung dapat mong i-let go. Ano ba nakalagay dito? Ayan. O, nagsisisi tong tao na to. Nag-regret talaga siya. Feel sorry. Pinipilit niyang magbago. Okay. O yan, no? Sinasabi kasi dito, you have to let go. So, kung nangyayari pa lang to, Sagittarius. Kung itong person na to, ang binibigay niya sa iyo is confusion. More than maging komportable ka dito sa relationship na to, eh baka dapat pag-isipan mong mabuti. Ayan, no? Reassess their access to you. Kung iaallow mo pa ba
Kasi oo, sinasabi niya dito, pwedeng binabago niya na yung sarili niya, naayos niya na yung mga pagkakamali niya, tinatry niya i-correct, gusto niya mag-sorry sa'yo, nire-regret niya yung mga mali na gawa niya. Pero kasi, kumbaga, examinin mo rin muna eh, ikaw okay pa ba sa'yo yung ganyang setup? Kumbaga, i-weigh mo yung timbangin mo, ano bang mas lamang yung mga pros or cons kapag kasama mo siya. So, yun. Kumbaga, it's time na i-reassess mo, i-re-evaluate mo ano ba talaga yung nakukuha mo from this relationship. Kung more on puro sakit, puro stress, diba? So, yun yung mga dapat mo i-consider. Kumbaga, mas marami pa yung mga disadvantages or yung mga stress na inaabot mo sa manang loob kesa doon sa nagiging at peace ka doon sa relationship. Siguro yun yung red flag na dapat mo i-consider. Pero keep the door open. Ayan, sabi dito. Kung meron mang, kasi baka may ending dito eh. May mga door, may door na magkuklose. Pero sabi dito, ang pagsasara ng isang door na to is isang hudyat na merong magbubukas sa yung panibago. So, keep an open heart and mind doon sa iba pang possibilities na pwedeng dumating sa love life mo, Sagittarius. Kung mag-close man itong door na ito ng relationship, ng current relationship mo. Ibig sabihin, meron pang ibang possibilities out there na paparating sa'yo kung magiging open ka lang. Okay, Sagittarius, yun ang mga na-pick up natin. So, ano yung mga iniisip or nararamdaman itong person na to, current man yan or past person. Sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Pa-subscribe, follow na rin. Take care. Bye-bye.